Kasama po natin ngayon si MMDA Traffic Constable Tornino Fabros. Makikipagkwentuhan po tayo sa kanya tungkol sa mga bagay-bagay na gustong malaman ng mga motorista, lalong-lalo na sa Metro Manila, patungkol sa mga traffic rules and regulations ng MMDA. Marami po kami medyo itatanong sa inyo na gusto po malaman ng mga readers po ng Top Gear. Ano bang pamakasuotan talaga ng isang nagmamaneho ng kotse dapat? Ano yung mga bawal? Nakakinilas. Chinelas, yeah, bawal po. Bawal po. Bawal chinelas. Sando. Sando, bawal. Bawal po. Short, hindi rin po pwede. Kailangan nakapantalon ka, ganyan po. Bawal ang shorts? Opo. Paano po kunyari galing sa basketball game, tumakbo, nag-jogging, nag-workout? Bawal po yun? Bawal po yun ang shorts? Naka-short naman. Galing po dun sa ano. Hindi nyo na pinagbibigyan yan? Pinagbibigyan din po namin yan. Kung talaga po may tinuntahan po talaga na... Okay, pero technically po, talagang bawal ang naka-shorts. Pwede po kayo, kumbaga pwede nyo akong hulihin kung naka-shorts ako? Ganun mo ba? Ang alam ko po kasi sa naka-kwan ka eh. Talagang naka-disimpi so dapat naka-sapatos? Naka-sapatos ka eh. Naka-pantalon, tapos naka-t-shirt na may manggas. Sa Tornino, pwede po bang i-define nyo sa amin kung ano talaga ang swerving? Kasi hanggang ngayon ang dami hindi nakaka-intindi ko ano ibig sabihin ng swerving. Ang swerving nga, yung bigla kang lumiko na... Yung bigla ang ligo na walang warning, hindi ka nag-signal light, bigla ka nalang kumat. Bigla nalang kumat po, yun, swerving po yun. Lalapitan ka na po, pag makita ka po na cruiser, lalapitan ka po talaga na kalasipan sa reckless na yun, reckless driving na yun. Ano po ba ang multa ng reckless driving? 2,000 po yan. Tapos may seminar po ba? May seminar ka po yan. Gaano katagal yung seminar po? 2 days po ang seminar po yan. 2 araw? Oo, 2. Pag nanghuli po kayo ng isang motorista, ano po ba ang tamang proseso? Ano po ang parang sinasabi nila rules of engagement? Ano po ba yung mga hakbang na sinusunod nyo? Pag nanghuli po namin ng isang motorista po, kukunin mo yung lisensya. Sasabihin mo naman may violation ka po, ma'am. Tatikitan ko na lang po ito, pero ito pong lisensya nyo, ma'am. Babalik din po namin ito. Tutubusin nyo lang po sa Metrobank ito. Babayaran sa Metrobank. Pero yung lisensya po ibabalik sa kanya. Tapos mo nang matikitan po, ibabalik mo na yung lisensya po. Ibabalik mo na. So hindi yung kinakailangan na kukunin ko pa yung lisensya ko sa headquarters ng MMDA, hindi po ganun. Hindi po. Magbabayad lang po ako ng multa sa Metrobank. Pero yung lisensya ko po the whole time nasa akin po. Opo, ibabalik. Ibabalik ko na. Binabalik ko na. Okay, malinaw po 'yon. May mga nagtatanong po, pagka nahuli ho ba ako, pwede ho ba akong pababain ng sasakyan ng traffic officer? O kailangan nandito lang ako sa sasakyan? Kung ganito po ang sasakyan mo, mga private, kaya inuli mo po siya, bawal po yung bumaba po sa sasakyan po. Kailangan po, nandyan ka po talaga sa Manabila po, pag tinitikitan mo po. Bawal po sa amin, nasasabihin mo naman po yan, bawal po sa amin po yan, yung lalabas kayo. Kailangan okay. Po, nandyan po kayo sa... Kasi po may mga drivers po na nagsasabi na... Minsan, pag nahuli sila ng MMDA officer, pinapababa sila at doon na lang daw sila mag-uusap sa likod o doon sa may kanto, parang nagpapahiwatig na may kailangan kayong pag-usapan. So, wala hong karapatan ng traffic officer na pababain yung driver. Minsan po kasi, mga ganyan na kon po kasi, mga bumababa, biglang bumababa lang po sila pag inuli mo eh. Yun, pinabalik po namin yun sa... So, hindi ho dapat bumaba? Oo, hindi dapat bumaba. Kailangan pag nag-uusap po yung... Yung traffic enforcer at saka yung driver, kailangan... Opo, nandun po. Nandun lang siya sa driver seat. Nandun po sa driver seat talaga po. Hanggang matapos po yung pag-uusap, hindi ko kailangan bumaba. So wala rin pong, wala pong karapatan ang traffic enforcer na pababain kami? Wala. Kasi... So pagka pinababaho kami para makipag-uusap daw, pwede kaming tumanggi. Tama ko ba? Oo. Yung mga iba po kasi maano rin po kasi, bigla na lang po bumababa eh. So mali po yun? Oo, mali po yun. Okay. Matanong ko lang po, pagka nagmamanage kayo ng traffic sa labas, nasakali kayo, tinitignan nyo rin ba yung uri, yung klase ng sasakyan? Binibigyan nyo ba ng parang special treatment, yung parang mong special, mga mamahaling na sasakyan? Ako naman po, kung nasa gitna po ako, magmamanage po ako ng traffic yan.
Pare-parehas lang po yung tingin ko sa turista. Ko, ano so, hindi po kayo, hindi po kayo naiilang kung... Hindi. Kasi ganun ang ano ko po, pag nasa gitna po ako, pare-pares lang po yung trato ko sa motorista kasi nasa gitna po ako. Paano po yung mga sasakyan na may mga kung ano-anong mga sticker na kinakabit? Office of the President, Malacanang, Philippine National Police. Pag may mga ganung sticker po kayo nakita, ano pong reaction nyo doon? Baliwala po sa akin yun. Basta nakita ko po na Office of the President na nalagay po doon. Kahit na may violation po, pinababayaan ko na lang po kasi nakita ko naman yung sticker niya po doon sa ano eh. So pagka, so nadadala rin po kayo pagka may mga ganung sticker, pinapalampas nyo na rin po? Oo, pinapalampas ko na po eh, talaga po yung... So halimbawa po, hindi naman sila talaga politiko nang nakahingi lang nung sticker. So yung pagka ganun po, pinapagbigay nyo na rin pala? Tinatanong namin kung emergency po kami pag sinabong ganun na pwede po bang makita po yung kung talaga pong mayroon po kayong yun. Yung mga special plates po, yung mga commemorative plates, yung mga vanity plates, ano ba talagang rule ng MMDA doon? Pinagbawal na po nung nakaraang taon ng commemorative plates. So sinisita niyo ba sila? Oo, bawal na po talaga yung commemorative plates na mga bawal ganyan, pero hindi bawal ba kayo na. Hindi ba kayo napapadalawang isip pagka nakakita kayo ng ganung plate? Ngayon po kasi alam na namin eh na kuan pagka may ganun sinistop po namin yun. Sabihan po namin na pinagbawal na po ito ah sir ah. Paano po yung mga bibigay ng mga calling cards? Calling card ni mayor, calling card ni congressman, kesyo kaibigan nila si ganito, anak sila ni ganyan, pinakitaan kayo ng calling card. Gumagana po sa inyo? Gumagana naman sa amin yun. Kung talaga yung calling card na yun may pirma nung sa likod. So sa madaling salita po, kung kukuha lang ako ng calling card ng isang politiko, malay nyo kung baka pirma ko lang yun, so exempted na ako bali sa lahat ng mga batas nyo. Pagka nahuli nyo ako, papakita ko lang sa inyo yung calling card na yun. Hindi nyo na ako hulihin, ganun mo ba? Hindi kasi po ganito po. Pagka halimbawa po tinikitan mo po yung ganun. Kinakausap po talaga po nila yung ano, itatawagan po nila ng... Sa telepono? Sa telepono. Eh paano po yung kunyari yung... Baka yung tinawagan nila, baka ka-opisina lang nila. Kuyin sa inyo, siya yung nandun sa calling card. Hindi, tapos po, pinapaano po sa amin. Pinapakausap? Pinapakausap. Hindi, ang tanong ako doon, paano nyo malalaman na yung kausap nyo, yung sa calling card? Pinapalusot na lang po namin, baga ganun po. Yun ang mahirap po, para sa inyo. Para sa amin. Naiintindihan ko naman ho na kayo, ayaw nyo ring malagay sa alanganin. Baka mamaya, ikatanggal nyo pa sa trabaho. Yun okay. Ang malayon ang malungkot doon. Minsan talagang gugulangan pa kayo ng mga motorista makapagpalusot lang. Kahit na may violation naman talaga. Pag halimbawa ba may mga nahuli kayo, sino yung usually mga pwede nyo namang minsan napapagbigyan nyo? Nakukuha nyo pagbigyan kung kunyari, halimbawa matanda, lolo, lola, or sabihin natin merong special na trabaho like doktor, abogado, may mga ganun ba? May mga pinapagbigyan kayo? Pinagbibigyan po namin yan pag mga ganyan. Tulad ng kasi mga exempted abogado, mga doktor, mga... Hindi ko, so pati po abogado, exempted sa... Opo, exempted po. So, pinapakita po naman nila yung pani. Exempted po ang abogado saan? Sa coding, yung mga ganun? Oo, sa coding. Bakit to? Yung doktor ko, maintindihan ko. Halimbawa, may emergency. Pero ang abogado, anong... Bakit kailangan sila exempted sa coding? Pag ginuli po namin, pag nagpakilala pong abogado, talaga po namin, pinagbibigyan talaga po namin. Hindi, ibig sabihin, para sa akin, ba, policy ho ba talaga ng MMDA yun? O kayo na lang sa personal nyo na pinapagbigyan nyo dahil abogado yan? Sa policy, sa MMDA, wala. Kasi parang naiilang kayo dahil abogado. Nila, talaga ho, dapat hindi ho. Dapat kahit abogado, kung may violation, hindi violation doon, di ba? Abogado. Ano ko nabawal dyan sa mga exempted na yun, doktor. Doktor po, naiintindihan ko yan. Police. Pulang plaka, exempted din po yan. Automatic po. Okay. So, abogado. Ngayon ko lang po nalaman yung abogado, ah. Hindi ba kayo natatakot minsan na baka may makatapat kayo, may dalang baril? Sa akin, hindi ko naisip yun. Basta trabaho lang po yung ano ko dyan. Pagka nasa gitna po ako, trabaho lang. Hindi ko niisip na yung ganyan, yung natatakot ako. Hindi ko niisip yan. Basta trabaho ng trabaho. Yun
lang. Iniiwasan yung makipag-away? Oo, oh, yun ang number one dyan sa akin. Iniiwasan ko makipag-away. Sa araw-araw po, nakakailang huli kayo? Average po? Mga ilang motorista po ang nahuhuli nyo sa isang sa loob po ng isang araw? Ginagawa ko po dati. Magsumula ng mga alastos kasi ako nun. Makalima ako kasi may ano namin na hanggang lima ang hanggang maghapon eh. So, okay. Huli. Sa istasyon nyo po, dun sa intersection ko, saan kayo na, na-assign? Sa isa loob po ng isang araw, lima lang ang nahuhuli nyo usually? Lalo pa minsan eh, hindi ka pa makakapanghuli dahil po traffic. Yun, eh, inaano lang namin sa opisina namin na. Hindi kami pang makapanghuli kasi traffic eh. Ibig sabihin pag traffic, hindi umaandar yung mga sasakyan so wala naman talagang violation na mangyayari. Ano po ang pinaka-common na dahilan ng pagkakahuli ng isang motorista? Karamihan dyan, huding, illegal parking. Ano ba ang illegal parking? Saan ho ba usually mga bawal mag-park? No parking, nakalagay yung both side, nakalagay doon. Talaga, okay. Kailangan, huwag kang, kasi may nakalagay na may nakalagay na no parking, nag-park okay, pa. Nagpa-park pa eh. So, kung wala pong nakalagay na no parking, ayos lang, pwedeng mag-park. Dati kasi ganyan eh, wala pang mga nakalagay na no, kun eh. Kahit na, magpapart sila, pag sinasabihan namin na bawal, talagang hindi sila umaalis doon. Tinatawag namin sa mga kwan, sa Metrobase. Pagtawag namin, hanggat yung ganito, silang sumunod, kasi bawal. Ayun, may mga rumispunti ngayon na titikitan. Kahit na wala yung driver, nilalagay na lang yung ano dyan, ticket kasi pwede naman yon. Sa karamihan po ng nahuhuli nyo, ano karaniwan ng reaction nila, ang paraan nila ng pakikipag-usap? Mainaw naman sila na alam nila na may violation sila. Ganun lang, hindi naman silang nagagalit. Karamihan po ba sumusubok magpalusot at makiusap na kung pwede huwag nyo nalang tikitan? Mayroon din makikipag-usap na ganyan. Halimbawa po, mga sanay may nakiusap, sumubok magbigay ng lagay. Ano ang unang reaction nyo doon? Sir, bawal po sa amin yan. Tikitan na lang po natin, sir. Talaga pong bawal sa amin yan. Hindi nyo ba sila pwedeng kasuhan ng isa pang kaso? Hindi nyo ba offense din ang sumubok maglagay sa isang traffic officer? Ah, hindi. Yun lang, yung violation na lang yun. Talagang po, yun na lang ang titikat mo. So, wala pong violation yung paglalagay? Pag ako ho ay nag-alok sa inyo ng lagay, wala akong violation yun. Hindi nyo ako pwedeng kasuhan? Ganun ba? Wala naman. Pero sa akin, sa amin kasi wala yan eh. Kaya nga po, walang iusap sila eh. Walang batas ang MMDA na nagbabawal nun? Wala. Talagang walang batas ng MDA yun na siguro po, siguro nga po, baka kailangan magkaroon na kayo ng ganung batas para magdalawang isip yun yung mga motorista maglagay. Ano po yung mga bagay na mainit sa mga nyo? Yung mga ginagawa ng motorista na pag talagang yun ang nakita nyo, huhulihin nyo talaga? Hitting the red light po, yun. Yan, huhulihin mo na yan. Yan, napaka-common yan. Yan. Mapunta po tayo dun sa pamaneho ng lasing. May batas po ba talaga tayo dyan? Meron na po nga sa ngayon. Anong multa doon? Alam nyo ba magkano multa? Mahal din po yun. Paano yung napapaghinalaan na baka yung nagmamaneho nakainom o lasing? Ikita mo naman po kung kwan eh. Kung halimbawa gaganyan-ganyan. Kaya mabilis magpatakbo. Mabilis magpatakbo o maligalig. Oo, maligalig. Magmamaneho niya, ganun. Makikita po naman po eh. Minsan may maligalig magmaneho, paligo-ligo. Yung pala, baka umiiwas lang sa mga potholes, mga bako-bakong daan. Kayo ba nakaka-encuentro na kayo nung pagkahuli nyo ganun eh, pagbukas ng pintana? Ano ang next step doon? Kunyari, nahuli nyo sa ibang violation? Ano, dalawa po yung ano mong kwan doon? Dalawang violation? Yung violation. Kaya alam po, sasabihin po ng iba, paano mo nalaman na kainom ako? Anong ebidensya mo? Kasi ngayon, di ba, alam ko, sumusubo kayo ng breathalyzer, di ba? Pag inuli mo po kasi, malalaman mo po kung kwan yung ano po niya eh, yung reaksyon niya eh, pag nakainom siya eh. Pero hindi ba mahirap patunayan yun? Kasi pa yata po kayo, gaganunin po. Ginaganun namin eh. Anong karaniwang sagot sa hindi inyo? Hindi naman. Madali magpalusot kung wala naman kayong ebidensya eh. Wala naman po kayong gamit ng yung breathalyzer na... Kasi karamihan dyan, ganyan eh. Yung
nakikiusap eh. So sa madalit salita, mahirap pong manghuli ng, driving under the influence. Mahirap kasi hindi mo alam kung lasing yun o hindi. Hindi na nga po, wala kayong katibayan. Wala, walang katibayan. Paano po yung mga sasakyan na bago pero wala pang plaka? Pag nag-violation siya, doon mo huliin. So hindi niyo po siya huhulihin dahil wala siyang plaka? Oh, kasi bago pa nga eh. Inaano namin, mga nagro-routes, iniro-routes niya. So okay lang po pala? Okay lang po sa akin lang, yun po sa iba. Ah, sa person? Uh-huh. So wala kayong standard na pamantayan doon? Sa, sa inyo, personal lang sa inyo, hindi mainit sa mata niyo yung walang plaka? Hindi. Dahil kasi, naiintindihan niyo na bago siya bago, at baka wala pang maibigay yung LTO. So, Mangsanay, paano naman po yung cellphone? Bawal po talaga yan. Marami kaming nahuling ganyan. Yung tinitikitan namin po. Ano po bang multa doon? Sa 200 pesos. So, napakaliit naman po pala. Kasi nga po siguro talaga dadalawang isip yung mga motorista na siguro mas dapat taasan natin yung multa. Kasi delikado po talaga yung paggamit ng mobile phone habang nagdadrive eh. Diba? Yung mga seatbelt. Ayun, madalas po ba kayo makahuli no? Ayan, mga seatbelt, number one din yan sa amin. Yung walang mga seatbelt, ayan, bawal din yan. Kayo po pala mga MMDA traffic constables, no? Wala na pala kayong komisyon sa mga nahuhuli nyo? Kayo ba maimumungkahin nyo na dapat may porsyento kayo dun sa mahuhuli nyo para mas makatanggi yung traffic officer sa mga lagay? Kailangan dapat dyan, mayroong porsyento. Mayroong porsyento. Dati po ba anong porsyento nyo dati? 10%? 10% ng araw, 15. Malaking bagay din po pala yan, alam? Dagdag din sa kinikita nyo. Siguro dapat manawagan tayo sa mga kinahuhulan. Nabalitaan nga po namin, anim ang anak nyo, single parent po kayo, kailangan nagpapalaki din sa anim na anak nyo. Ang sweldo nyo buwan-buwan, 8,000. Ang buwan-buwan po na sahod ko, 11,000 yun. Kaso, marami po kong utang, SIA, so pag-ibig, yun. Kinakaltas na yun. Doon. Kaya ang natatanggap ko lang sa 8,000, kumbaga, maliit na po yung neto. Pero maliit pa rin, no? Kahit na 8,000, anim po ang pinapakain nyo. Bago tayo maghiwalay bilang isang MMDA traffic officer, anong mensaheng gusto niyong iparating sa mga Metro Manila drivers? Hirap po ng trabaho po namin sa init, saka sa araw. Halimbawa po, mayroon po kayong violation po ginawa nyo, kailangan po panagutan din po nyo. Sumunod naman po kayo sa amin. Galangin nyo lang po kami, mga sir. Respeto lang po. Respeto lang po. Mang Sunny, sobra pong salamat. Inaunlakan nyo kami dito sa panyaya namin sa inyo. On behalf of our readers and yung mga staff din po namin sa magazine ito, sa Top Gear. Gusto po namin magpasalamat hindi lang sa inyo, but sa mga kasama nyo po sa MMDA. So marami pong salamat, Mang Sunny. Maraming salamat din po sa inyo, sa Top Gear din po. Okay. Salamat.